ang ingay ng bunso ko, nagkagmalikot. Kaya pasensya na, kasi nandito ko lang kanta ko at wala nga akong pasok. Kaya medyo naiintrab ako sa mga bata. Pero okay lang po yan, mga kachika. Okay. Hello, good morning! I'm back! Nandito na naman tayo sa Tito Nols TV! At yan, magbibigay ako sa inyo ng mga kapraso at konting mga tips para sa pang-araw-araw paano nyo mapapaganda ang inyong buhok. Okay? Bago ang lahat, eto muna! Hi mga kachika! Bago ko magsimula, medyo may konting konti paalala lang ako dahil ngayon, lumalala na ang COVID-19. Grabe, Diyos ko. Sana naman may maagapan at mas mabilis maaksyonan ito na matapos na. Kasi ang dami nang naapektuhan, lalong-lalo na ang mga estudyante. Nag-start na yata sa Manila ang lockdown, ang pagkakaalam ko. So, nakakatakot nga kasi syempre, iba nagpapalit na. Ganito, ng kung ano-ano, na hindi naman dapat. Pero isa lang naman ang pinaka-advice ko, wag natin kakalimutan na maghugas ng kamay at lagi tayong uminom ng vitamin. Yan, para lumakas ang ating immune system. Okay, mga kachika. Yan. Okay. Ang unang-una kong ibibigay sa inyong tip ay ang na ano ang mas maganda, digital perm ba o ang cold wave? Okay. Ano ba difference ng digital perm sa cold wave perm? Bali, yun ang topic natin for today, no? So, bigyan ko kayo ng mga konting tips kung ano ba ang mas maganda sa dalawa at kung ano ba ang difference nilang dalawa. Magsimula tayo sa digital perm. So, ang digital perm, advisable po siya sa mga previously rebonding. Okay. Ngayon, ang tanong, pwede po bang kulutin ng cold wave lotion or cold wave ang na-rebond? Okay. The answer is, pwede, pero may risk. Hindi siya masyadong na-advise. Lalo na sa amin, sa salon namin, hindi namin na-advise. Kasi unang-una sa lahat, medyo kailangan natin na i-analyze muna yung buhok kung kaya ba ng product na i-curl or i-perm yung buhok. So, mas ina-advise namin na kapag rebonded ka, kailangan natin siyang gamitan ng pang digital or yung pang reband din na gamot. Lalo na po kung may mga color ang buhok. So, mas ina-advise ko namin na yung mga nagpapakulay ng buhok na lalo na po yung mga nagpapakulay ng buhok. So, hindi siya advisable na gamitan ng traditional perm. So, yung cold wave. So, mas ina-advise ko na gamitan po siya ng digital perm. So, ano ba ang mga benefits na ibibigay ng digital perm sa traditional perm? Actually, ang benefits na ibibigay ng digital perm sa traditional perm is napakalaki po. Unang-una ho sa lahat, safe po siya. So, nalelessen yung damage ng buhok. Pangalawa, mas bouncy yung curl niya, mas malalaki, mas sumusunod siya. And pangatlo, mas maganda po siya kapag ini-style na, very natural look. Okay. Ang difference ang ingay ng bunso ko, na huwag malikot. Yeah, pasensya na kasi nandito ko lang kami sa kwarto, wala nga pong pasok. Kaya
Kaya medyo naiintrap ako sa mga bata. Pero okay lang po yan, mga kachika. Okay. So yun, ngayon, ano ba ang pinaka mas advisable? Ibang tanong ng iba, ganun. Kung ako tatanungin, depende pa rin po kasi sa ano, sa kondisyon ng buhok. Ngayon ko, halimbawa po, virgin hair, or sabihin na natin na nagpareban ka, pero how many years na previously, mga 3 years, so natanggal na siguro yung reban sa baba. So pwede na po siyang i-traditional curl. Ngayon, kapag ka rebanded mga 1 month to 1 year, or depende kung straight na straight yung buhok at gusto mong ipakulot, so na-advise namin yan, i-digital perm po. At saka lalo na po ngayon, usong-uso po ngayon yung bumabalik yung mga digital, mga perm, mga cold wave, lalo na sa mga lalaki, yung mga beach wave, yan, mga uso na po ngayon, lumalabas po na naman, bumabalik po ulit. So yun, para at least, pag nagpa-curl tayo ng hair natin, ma-enjoy natin, hindi haggard, hindi nga rag. So yun, ngayon kung halimbawa, gusto mo siyang ipakulayan, pwede po siyang kulayan. Kasi may nagtatanong, dito pagka ano ba, pagka nakulot ba ang buhok, pwede ba siya at the same time kulayan? Yes, pwedeng pwede po. Actually, ganito po yan. Una pong ginagawa ko, piniperm natin ang hair. Pagka perm natin ang hair, iti-treatment siya. Then after treatment, pwede siyang kulayan. So basta tandaan lang natin na kailangan ang gagamitin natin ng mga ano, ng mga volume na pang color sa mga na nakulot is mababang volume, like mga 6%, mga ganyan lang. Huwag kayong gagamit na mas mataas kasi pwedeng madry yung buhok eh. Opo. Ngayon nababalik po ang mga curl, ang mga natural wave kasi summer na naman, alam natin. Kailangan natin magpaganda ng buhok para at least medyo pag nasa beach. So yon, basta advice ko lang po, kung magpapakulot po kayo, lagi nyo tanongin sa hairstylist nyo kung pwede po ba siya, pwede siyang galawin ng digital perm or regular perm. Ngayon, at maraming klase na pwedeng ilagay sa ating buhok tulad ng mga leave-on conditioner. So, mas ina-advise ko na maglagay tayo ng mga cream. Lalo na ngayong medyo summer para less po sa damage. Para may nako-coat yung buhok natin, nako-cover siya ng treatment. No? Okay, yan lang po muna ngayon, mga kachika. Marami pa po ako sa inyo i-share. So, pagpasok ko, magbibigay ako ng mga iba pang tips and mag-a-actual videos tayo. Kasi ngayon, medyo nakatakot lumabas, kaya nandito muna ako sa bahay. Okay, mga kachika, huwag na huwag niyo po kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Andiyan po sa baba ang link. Then, paki-click ang button, ang bell button, para lagi po kayo ma-notification ng aking mga new videos, yan, nabubulol-bulol ako kasi talaga ganito pala ang feeling kapag first time and second time mong magbablog. Siguro, mga sa susunod na araw, medyo magiging okay-okay na yan. Medyo, alam nyo na. Okay, maraming salamat po. Hanggang sa muli!